Okay. Laki! Wow, laki! Laki! Wow! Bago pa sumikat ang araw, ay kailangan makarating na kami sa gitna ng karagatan para manghuli ng isda. Ito ang aking tatay. Pangingisda na ang kinamulatan ni tatay, kaya naman ito na ang bumuhay sa amin at dahilan kung bakit kami nakapagtapos ng pag-aaral. Naalala ko nung ako ay bata pa. Hinding-hindi raw niya ipaparana sa akin ang kanyang mga pinagdaanan nung siya ay binata pa. At habang binabaybay namin ang karagatan, ay sinalubong kami ng payapang alon at hampas ng malamig na hangin na napaisip ako, siguro ito yung araw-araw na nararamdaman ni tatay nung siya ay nanghuhuli ng isda. Yan ka na, tol. Kaya mo na yan. At dahil sa kakulitan ko, gusto kong makita ng malapitan ang tunay na larawan nito. Katagumpay, 6:25 ng umaga at nandito kami sa gitna ng dagat. Ito yung usual na ginagawa namin noon at hanggang ngayon ginagawa pa rin ni tatay. Ayan, so Ayan, siya yung expert dyan. Alright, so nanguhuli kami ng isda, namamantay kami gamit yung fishnet. Ayan mga tol, kung nakikita nyo. Tapos ito yung bangka na binundar ni tatay nung dati pa. So, nakikita nyo, iikot ko itong camera. Ayan. Ganyang kalawak yung dagat. Alright. So, ayan. Mga ilang ilang huli. Ayan, mga tol. Sa bawat hila ng lambat, ay ipinapaalala nito ang hirap ng buhay noon. At sa bawat huli ay may pag-asa na bukas ay mababago ang aming buhay. Kaya naman nagsumikap ako na mag-aral at magtrabaho para mabago ang ganitong uri ng aming pamumuhay. At habang pinapanood ko si tatay, ay may napansin akong isang bagay. Yun ay ang kanyang mga paa na hindi matitinag ng kahit anong lakas ng alon. At dun ko napatunayan kung gaano katatag ang kanyang loob para maitaguyod ang aming pamilya. Dito ko rin napatunayan na kahit anong lakas ng alon, ay pilit niya pa rin inaabot ang pangarap na maitaguyod kami sa paraang alam niya.
Si Kuya naman ang nakakaalam ng direksyon ng aming bangka dahil siya ang unang nakasama ni Tatay sa panghuhuli ng isda. Masarap sa pakiramdam na umuwi ang isang manging isda na maraming huli. Ngunit nakakasigurado ako na hindi ito ang buhay na pinapangarap ni Tatay noon. Okay, dala na nila yung blessing yung mga huli namin sa pante sa dagat at dahil na-miss ko lang itong uri ng buhay namin noon, sumama ako kay Tatay dahil ginagawa pa niya to hanggang ngayon. So hindi ko alam kung anong luto ang gagawin nila or ibebenta nila yung iba at may isa pang ano natin ngayon lalakad at panghuli ng isda. So maraming salamat mga Katagumpay. At isa lang ang gusto kong iwan sa inyo. Huwag niyong ikakahiya yung totoong kayo dahil kapag tinatago niyo yun, hindi kayo magtatagumpay. Be proud. Be proud for what you have. Be proud kung saan kayo nanggaling dahil never niyo yun makikita o mababalikan kapag nasa tuktok na kayo ng ginusto niyo. At never niyo magsisisihan kapag nagawa niyo yung bagay na ginagawa niyo naman dati. So, maraming salamat. This is your man, JTV again. Peace out. Yeah! Green, Kuya Duda.